Ayun mga bro, sa tulo. Ang dami huli oh. Ayan. So yan, tinan nyo naman yung mga size mga bro. Lalaki talaga ng ayungin natin oh. Laki oh. So yan, good size na good size. Huli ng G's. Represent, Talim PH, ayungin steak. So yan. So yung mga ayungin mga bro, mapapansin nyo, meron siyang itlog. So indikasyon to na ano, na dadami pa rin yung ayungin. Nanganganak sila, dumadami sila sa ano, dalawa ng Laguna Lake. Good morning mga bro! So yan, magandang umaga sa inyo, araw ng Sabado. For today's video mga bro is huli ulit tayo ng ayungin. So sa huling upload natin ay kumuha tayo ng mga ayungin doon sa ilalim ng kubo. Tingin ko talaga ay nagustuhan nyo ang ating catch and cook. Isa nga sa pinagmamalaking isda ng Talim Island doon ng Laguna Lake. Dito nga yung isdang ayungin. At dahil maraming nagtanong, nag-PM sa akin at nag-comment doon sa ating post, na asarap nga naman yung niluto nating ayungin. O, dami nagsabi sa akin ang mga kabarangay natin, mga taga ibang lugar dito sa Talim Island, kung meron na raw ba na nahuhuling ayungin. Kaya sa video na to ay masasagot natin ang tanong nyong yan. Dahil kagabi ay kumalat kami ng isang banatan na pang ayungin. At ngayong umaga nga ay papandawin natin yung kinalat natin na pante. So yun, kaya kung gusto nyo kami samahan, pamamante ng ayungin, let's go! Oh, isang sulyap muna sa ating mga aso at baka nami-miss nyo na. Yan. So yan ang ating mga fish cage. Yung ating kapitbahay na may fish pen, si Kuya Ganing. So yan, nandun din yung isa nating kapitbahay. Yan, may alaga pala silang manok dun. May tumitilaok mga bro. Siguro magdadala rin tayo dito ng manok para mayroon tumitilaok pag umaga. At yun, sumikat na araw. So time check 6 a.m. At ang kalat natin mga bro, doon natin nilagay. So yan, sa fish cage natin. At syempre hindi naman tayo nag-iisa sa pamamantin natin to. Kasama natin si Tol Yun. Tol, good morning. Yun, at meron ka mga isa-shoutout ngayong umaga. Hello mga bro, special shoutout nga pala dyan sa nakasabay namin sa bangka. Ayan, ating ba, tiga ano ata siya, tiga Kinabugan o kahit pita ata. So shoutout sa inyo at maraming salamat. Dahil ano, nakilala tayo ng bata na sabi si Talim Pigs. So maraming maraming salamat sa panonood. Ayan. So yun, shoutout sa'yo kung sino ka man, di mo kinilala. Namalayo eh. Namalayo. So yun, shoutout sa'yo sa nakasabay doon nila sa bangka. So kahapon kasi, ang pamilya ni Natol ay ano, ay gumala. So yan, nag-banding sila. So yun, punta lang tayo dun sa ating kalat na pangayungin. So bali yung kalat natin na pangayungin, isang banatan lang to. At talagang susubukan lang natin kasi wala naman kaming pante na pangayungin. Wala kaming lambat ni Tol. At itong lambat na to, hiniram natin to kay Tito Pulo. Yun, shout out sa Tito Pulo, sa aming presidente ng Talim Anglers. At salamat sa pagpapahiram sa amin nitong panting pangayungin. At pag maraming huli to, Tito, ay bibigyan ka namin ng ulam. Wala kasi tayong pante na pangayungin. So yun, tara, samahan nyo kami mga bro at narito na tayo sa ating pangayungin. Yun, ito yung ating duluhan. Bale, ito yung ating pangayungin. So yan, mamaya na natin pakihin. Ito huli. So yun, ang unang huli, kanduli. Oh no! Patayin na. Pag marami tayong huli ngayon mga bro, ay an tayo, magka-catch and cook ulit. Meron ulit tayong lulutuin na masarap na luto sa ayungin. So yan. Oh. Yan, unang huli natin, kanduli. Mamaya ako napapakihin. O yun! Bro! Isa na! Kaso medyo maliit. Para talahisa pa. Lusot to eh. Lusot to. O yun! Pero huli! Ayungin! Pero yung isa, tilapia! Yan! So nga pala, ang mata ng ating pante na ginamit ay 12. So hindi kalaki yan ng mga ayungin na nahuhuli nito. Pero pwede pwede na. Pambenta na sa market. Aww. Yun, nakaisa na tayo. Parang medyo mahirap pa mga bro ayungin. So,
Yan, masasagot na. Yun, nakaisa na naman. Ito. Dalawa na. Tatlo pala, tatlo. So, yan o. Okay, isa namin dalawa para ano. Ayungin. So yan, meron na rin nahuhuling ayungin. Sa mga nagtatanong at nag-comment doon sa ating post. Kanya naman, di ba? Nga lang, medyo madalang pa. So, medyo mabilis tayo matapos sa ating pamamante. Kasi isang banatan lang talaga to. So, malapit lang to. So, ang haba nga pala ng isang banatan ay siguro nasa ano lang. Nasa 50 meters lang. So, ganyan. So, kaya medyo ano. Kaya mabilis tayo matapos. Mahirap pa mga bro, sa mga nagtatanong, mahirap pa ayungin. Bante. Yung meron sa dulo. Yun, dito sa bandang dulo mga bro, may humabol. Yan, sunod. Ito. Dali mo nga ba? So dito, dami dito. Dali mo muna. Ayo mga bro, sa dulo, ang dami huli oh. So yan, napatong kasi sa cage. So yan, dami rin. So tapos na, yung ating kalat. So isang banatan lang talaga. At yun nga, nag-experiment lang tayo. At sinubukan lang natin kung meron na nga ba nahuhuli na ayungin sa parte. Pero sagot ko mga bro ay hindi pa ganun kaigi yung panguhuli o pamamante ng ayungin. So siguro kung ang gagamitin nyo ay 12 talaga ganito, ay meron makatsaga mga bro. At kung maraming pante yung inyong gagamitin, so makakatsaga talaga kayo. So yun, at ano, papakihin ko na rin mga bro. Habang nananagwan si Tol papuntang kubo, ay papakihin ko na rin. Para hindi naman nakakaya sa Tito Kulo pag ibabalik natin. Aww. Hindi muna pala natin ibabalik. Enjoy muna natin. Isa pa. Hindi ako maganda. Ito. Nagaroon tayo. Ayan. Yan, pakain lang natin. Binitol, yun daw ating pante. Ito, sa Tito Pulo. Ay, dito muna natin ibabalik. Binigyan naman tayo ng permiso ng Tito na gamitin muna natin habang wala pang nahuling ayungin. Siguro sa mga susunod na vlog, mag-aagaran tayo. So, ituturo namin sa inyo ni Tol kung paano yung pag-aagaran ng ano, na ayungin. So, yan. Nakakalang tayo, mag-aagaran tayo. Ayan, ang pagpapakin ng ano, ng pante, ayan lang, ipapasok nyo dito. Tapos bubuhol nyo lang, talibugso. Yun. Tapos dito, ipapasok nyo yung ano, yung pante. Yun, at ito nga lang yung hinuli natin na ayungin sa ating pamamante. So yan, bali 13 pieces lang
At masasabi ko na hindi pa ganun ka-effective na mamante ng pang-ayungin, no? So pwede naman, pwede, basta ang gagamitin nyo ay 12 katulad ng ginamit natin. At saka madami, madaming ano, madaming pante yung kailangan nyo bago kayo humuli ng marami, no? Kasi kita nyo naman, di ba? So halos ano to, halos buong gabi natin na kinalat. Pero ito lang, yung huli natin, 13 pieces. At hindi pa matutuloy yung ating pagluluto, yung ating kitchen cook. Oh, syempre matutuloy mga bro. So yan, dahil ko konti lang to, tingin ko bitin pa nga to sa akin, eh, no? Eh, dadagdagan natin to ng ayungin. So yan, pipili ulit tayo doon sa ating babaran, doon sa ating fishkeeper. At yung mga alaga nating ayungin ay babawasan ulit natin. So yan, para yung isa na naman luto ng ayungin ay gagawin ulit natin ngayong umaga. So alam kong mas gusto nyo yata yung catch and cook, eh. Kaya kukuha pa tayo ng ayungin. So yan, tara. Ayan mga bro, ito na naman yung ating mga alagang ayungin at alagang mga tilapia. So yan, so nung isang araw, nangalat na kami ng ano, ng kitang. At kumuha na kami dito ng mga similya, pero kita nyo naman, ang dami pa rin, di ba? So yan, pipili tayo ng ayungin na idadagdag natin doon sa ating ano, sa ating recipe ngayon. Sa mga bibisita dito, huwag kayong mag-alala, marami pang ayungin ito. Hindi kayo mauubusan. Mga alaga talaga natin, naglalaki, oh. Grabe. Aww. So sapat na yung ating nakuha para meron pa tayo makukuha sa mga susunod na araw. So yan. So tali mo ngayon ng yung mga pinili natin sa ating fishkeeper. At ito nga yung mga inaalagaan nating ayungin sa ilalim ng ating kubo. So yan, so kanina 13 pieces lang yung hinuli natin sa lambat o sa pante, pero ngayon dinagdagan natin siya. Kumuha tayo doon sa ating fishkeeper at yan nga, sobrang dami na niya mga bro. At makakapagluto na naman tayo ng isa na namang recipe ng ayungin. Tingnan nyo naman yung mga size mga bro, lalaki talaga ng ayungin natin, oh. Yung mga huli natin sa pante medyo maliliit, pero yung ano, lalaki, oh. So yan, good size na good size. Huli ng G's. Diba? Lalaki yan. So yan. So tara, lutuin natin ang isa na namang luto na masarap sa ayungin. So sabi naman ng iba, eh lahat daw naman luto sa ayungin, eh masarap talaga. So tama naman, tama talaga. So yan, masarap na naman ang ulam. Ianda ang kanin. So tara, uwi na tayo mga bro. Let's go! So yon mga bro, sa ating cooking episode ngayong araw, alulutuin natin ay ang tinatawag namin na ayungin steak. So yan. So maglagay lang tayo ng mantika. So yan, at una ay ipiprito muna natin yung mga ayungin na ating nahuli. So hindi natin kailangan na masyadong crispy o matigas yung pagkakaprito. Yung tama lang, yung half cook lang ay pwedeng pwede na yan. So yan, after natin maprito ay kukuhanin lang natin siya. Hanguin natin mga bro. So yan, masarap na naman to na ulam. So yan, prito lang natin lahat. Medyo madami kasi itong ayungin na kinuha natin at pinili dun sa ating ipunan o sa ating fishkeeper. So yan, after natin na maprito lahat ay ilalagay na natin dun sa, ano, sa ating lutuan. Magsasama-samahin na natin. So yan, kasama na yung mantika. So lalagyan na rin natin ng toyo. Ayan. Tapos halu-haluin lang natin para manuot yung lasa. Lagyan din natin ng dagdag na pampalasa. Yan yung magic sarap. So yan. At syempre konting tubig para manuot. Ayot, nabagsak pa nga. So yan, lagyan din natin ng kalamansi. So isa yan sa magpapasarap ng ating ayungin, yung kalamansi. So wag lang natin kalimutan tanggalin yung mga buto ng kalamansi dahil medyo makakaapekto yan sa lasa ng ating ayungin. A few moments later. So yan mga bro, represent Talim PH Ayungin Steak. So yan.
ako muna yung mga kasama nyo sa ating pagkain. So wala si Tol, umalis. So yan, ating ayungin. So, dito naman yung ating kanin. So yan, tubig natin. So tara, kain na tayo mga bro. Kaya mga bro, at bago tayo magsimulang kumain, ay magpasalamat muna tayo, magpray muna tayo. So, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, amen. Panginoon, salamat po sa mga biyayang ito na ngayon ay aming tatanggapin buwat sa iyong kabutihang loob. Sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon, amen. So yan, kain tayo mga bro. Tara, wala pa si Tol eh. So yan, yung ating ayungin. So kunin natin yung pinakamalaki. Ito, sarap! First bite mga bro. Thank you Lord, sarap. So pag ayungin talaga ang ano, ang ulam, kahit anong luto pa mga bro, ang sarap. Tama yung sinabi niya, masarap talaga kahit anong luto. So abangan nyo pa yung mga susunod natin na ano, na mga catch and cook, mga iba't ibang luto pa sa ating cooking vlog. Maraming maraming salamat sa itong suporta mga bro, sa patuloy na panonood nyo sa ating mga video. Maraming salamat sa inyo mga bro. Maraming pa tayong titikman na isda at luto na gagawin, hindi lang sa ayungin kundi sa iba't ibang ano, iba't ibang isda dito sa Lawa ng Laguna. Kaya tayo. Hila kayo. Sarap talaga. Sakto-sakto lang yung pagkakaluto. So yung lasa ng toyo, nagsama yung mantika, tapos may kalamansi, yung sakto-sakto yung asin. So nga pala, depende sa inyo, lalagyan nyo na sili para mas maanghang. So tayo, hindi na tayo naglagay na sili. So yung mga ayungin mga bro, mapapansin nyo, meron siyang itlog. So indikasyon to na ano, na dadami pa rin yung ayungin, nanganganak sila, dumadami sila sa ano, sa Lawa ng Laguna Lake. Kasi halos lahat ng ayungin na kinain natin may mga itlog siya. So yan, at yun yung magandang indikasyon yun na balang araw eh dadami pa talaga, hindi mauubos yung ayungin dito no. Bagamat yun nga, yung isdang night fish, kaya lagi tayong nangingitang, lagi nating hinuhuli mga night fish. Eh alam nyo naman, malakas yung umubos ng mga ayungin, malakas yung kumain. So kaya yung mga mangingitang ay dapat din natin ano, napasalamatan mga bayanihan ng Lawa. Dahil hinuhuli nga nila yung mga night fish na kumakain ng mga ganitong klase ng isda. So alam nyo naman, ang hirap talagang huliin ngayon ng ayungin. So bihira na talaga dito sa Laguna Lake, kaya medyo mahal din, medyo pricey yung kanyang ano, yung isdang to. Five minutes later. So yan, ubus. Sarap. Oh no!